Magandang araw kay Ma'am or Sir Rona Gayundato. Shoutout po sa iyo, Ma'am Rona. So, Ma'am Rona, ito na po yung sewing machine natin, Ma'am. Ito po, Ma'am, yung pa-freebies natin. Ito po yung transformer natin, Ma'am. Huwag po natin kakalimutan, isaksak yung sewing machine natin dito sa transformer. At yung saksakan naman po ng transformer natin sa ating unit, ito po siya, Ma'am. Ayan. Okay? So, unang gagawin po natin, ito po yung mga pa-freebies natin, Ma'am Rona. Okay? So, unang gagawin natin, Ma'am, tayo po ay maglalagay ng sinulid sa bobbing. Ito po siya, Ma'am. Ayan. Okay, so ito po yung bobbing natin. At once na gusto po natin ito punduan, so meron po tayong lagayan sa likod. Ito po siya, Ma'am. Ayan. Tapos, itutulak natin dito. So, ganito po siya, Ma'am. Ayan. Tapos, itatali natin yung sinulid natin dyan at pipindutin natin ito. So, ayan, nagpupundo po tayo ng sinulid. Pag napuno po siya, tatanggalin natin yan, Ma'am. Okay? So, ayan. Then, maglalagay po tayo ng sinulid mismo sa ating bobbing. Ito po siya, Ma'am Rona Gayundato. Ayan. Tapos, sasalak natin. Papasok natin dyan. At tutunog po siya, Ma'am. Ayan. Yan po yung tama po, Ma'am. Ha? Ayan. Huwag po natin maglalagay na hawak natin to. Ganito lang po siya para tumunog po siya, Ma'am. Ayan. Tapos, ito po yung sinulid natin na white. At yan ay ilalagay natin sa likod para meron po kayong thread guide or masusundan paano po kayo maglalagay ng sinulid sa likod papunta sa needle. Okay, so ito po siya, Ma'am Rona. Ayan. Tapos, lalagay natin siya dito, Ma'am. Ayan. Pagkatapos po niyan, sasabit natin siya, Ma'am. Papunta na po doon sa likod. Okay? Harapan. So, ayan po siya, Ma'am. Ayan po yung sinulid natin, Ma'am. Ito po siya. Ayan. Kita niyo po siya, Ma'am. Ayan. Natutupi po siya, Ma'am. Then, idadaan natin siya, Ma'am, dito, Ma'am. Okay? Tatanggalin ko lang muna siya para makita niyo po. So, ayan po siya, Ma'am. Papunta na po dito, Ma'am. Tsaka dito. Tapos, tingnan niyo po siya, Ma'am. Kasi, aanuin po natin yan, Ma'am. Susundan na natin yung threading system natin. So, kailangan nakataas po yung pressure foot natin. So, ayan po siya, Ma'am. Dire-diretso po dito, pataas. At ikutin natin yung bilog para tumaas po yung maliit na metal hinge. Ayan. Pasabit po papunta sa kaliwa. Then, dire-diretso naman po dito, Ma'am. Dito na po tayo, Ma'am. Ayan. Tapos, procedure paglagay ng sinulid sa butas ng karayom, straight, papunta po sa likod. Okay, huwag po natin kakalimutan yung paglalagay ng sinulid po, Ma'am, dahil straight po siya, Ma'am, papunta po siya sa likod po, Ma'am. Ayan. Papasok ko na po siya sa butas ng karayom. Ayan. So, ito, nakuha ko na po siya, Ma'am. Sunod natin para makain niya yung sinulid sa ilalim. So, ikutin natin ito, Ma'am. Paikot niya po, pababa, paharap. Huwag po patalikod doon kasi hindi niya po kakainin yung sinulid at hindi niya po ilalabas or mapipick up yung sinulid sa bobbing. So, ayan. Pagkatapos po niyan, ilalagay natin dyan. Sasarado natin at maglalagay na po tayo ng tela. Kahit anong klaseng tela po dyan, Ma'am, pwede niyo po tahiin po, Ma'am. Manipis, makapal, or basta kahit anong klaseng tela po, Ma'am. Kasi mayroon naman po yan mga stitches na pwede niyo po pagpilian po, Ma'am. Okay, nandito po yung mga pagpipilian natin. Nandito yung number. Ayan. So, ito na po yung tela natin, Ma'am. Okay, sa para sa pang-cotton, pwede po yung number 2 at saka number 3. So, button start natin siya. Ayan. Yung reverse niya, ito naman po siya, Ma'am. Pag gusto niyo po mag-lock. Ayan. Tapos, kung gusto niyo naman pong ano, pang-cotton, yung number 3, taas niyo lang po yung karayom, baba po kayo ng number 2. Katulad din po yan sa mga zigzagger at mga iba't ibang klaseng design ng ating unit. At huwag niyo po kalimutan, Ma'am, mag-message sa Mato Sewing Machine Vlog FB page natin kasi doon po tayo magbibigay ng mga video tutorial kung meron po kayong mga concern at gusto malaman sa sewing machine natin. Ayan, okay? So, another design. Ayan, yung masinsi na number 7. Tapos, meron po siyang scallop na number 8. Ayan, lahat po yan. All goods, all function yung unit natin, Ma'am. Okay, so, ganyan lang po siya kadaling gamitin, Ma'am. At kung sakaling gusto nyo naman po na pang-garterize yung number 9 at number 10. So, pwede niyo po subukan, Ma'am. Okay? At kung gusto na po gumawa ng button holder, so, ito, may ABC.
So yun po yung procedure para gagawa po tayo ng pang button holder. So pag gagawa tayo ng pang button holder, unang gagawin natin, pupunta po tayo sa letter B, kasi yung lock lang muna. Okay, letter B po siya, ma'am. Huwag po natin kalimutan. Parang left and right. Then, punta po tayo ng letter A para paabante po siya. Then, babalik naman po tayo ng letter B. Ayan. Para lock ulit. Then, letter C. Paatras na po siya, ma'am. Ayan. So, kung di nyo po makuha, pwede nyo po kami, ma'am, ipiin, ma'am. Para kayo ay ma-guide namin at maturuan lang po namin. Ito na po siya, ma'am. So, maraming salamat po sa iyo, ma'am, sa pagtitiwala sa Mato Sewing Machine sa ating TikTok shop. So, kumpleto na po yan, ma'am. God bless and more power po, ma'am. Pati po yung transformer. Ayan na po siya at saka yung wire. Okay? So, thank you and God bless po, ma'am.